So hello mga kametal, isang magandang araw pong muli sa inyong lahat dyan. At andito na naman muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman tayo ng dagdag kaalaman at dagdag idea. Ito tungkol kung paano mag-fit up ng ating mga existing line sa pipe. So kung nakikita nyo yan mga kametal, yan, meron tayong mga bagong linya na kinabit dito. So yan. So yung ating gagawin ngayon ay yung ating existing pipe na nandoon. Yan. Kung nakikita nyo yun, yung naka 45 degree. At nilayout ko na yan mga kametal at ipapaliwanag ko na lang sa inyo kung paano yan. Okay? So ipapakita ko sa inyo kung paano natin yan makukuha yung saktong dugtungan niya papunta doon sa kanyang connection. Okay? Ito palang video na ito mga kametal ay nirequest sa atin ni Cardo Dalisay. So mega shout out yan sa iyo Cardo Dalisay. Ito yung iyong request. So I hope makakatulong sa inyo ang video na ito. Kung ikaw naman ay baguhan pa lang sa pag-fit up or isang fabricator or pipeter, so panoorin nyo ito mga kametal at siguradong mayroon kayong makukuhang idea sa video na ito. Okay? So papakita ko sa inyo mga kametal yung ating alinya mga kametal. So itong linya na ito mga kametal ay 8 inches ito. So ayan. So simula rito, ito yung kanyang lalagyan natin ng connection. Ayan, naka 45 siya. At karugtong yan doon. Yun yung kanyang connection. 8 inches din. So ito mga kametal, kung nakikita nyo, mayroon na tayong ginawang layout dito. So hindi ko na lang pinakita yung pagli-layout natin kasi sa sobrang init, umiinit yung ating cellphone. Cellphone lang yung aking gamit sa pagbi-video mga kametal. Okay? So papaliwanag ko sa inyo mga kametal. Dito sa ating pagli-layout, kailangan kuhanin muna natin yung ating center. Dito sa ating pipe, pag kumukuha tayo ng mga measurement, ay kailangan center to center tayo dito sa ating pipe. Okay? So ngayon, gumamit tayo ng string line dahil kukuhanin natin yung level ng diretsong pipe na ito. Yan. Gamit tayo ng hose level para makuha natin yung level ng pipe na ito papunta ron. Okay? So kailangan eskwalado yan mga kametal. So paano natin makukuha yung eskwala niya? So siyempre gagamit tayo ng eskwala. Itong ating plans ay levelado na ito at eskwalado. Kaya kung kukuha tayo ng eskwala sa ating string line, gagamitan nyo lang din ng eskwala nyan, ganyan. So ganyan. So tapos dalhin nyo doon mga kametal, gamit kayo ng hose level papunta ron at doon kayo mag-a-adjust ng inyong pag-i-eskwala. Basta kuhanan nyo lang yung tamang level nya. Pagdating dito, ito yung kanyang intersection yung ng ating string line. Meron din tayong string line sa baba dahil kinuhanan din natin ang level itong linya na ito. Yan. Dahil susukatin natin yung kanyang elevation. Simula rito sa baba hanggang sa taas nitong ating string line. Center ng ating pipe doon sa 8 inch. Okay? So dito, kuhanin nyo rin ang kanyang center. Tapos mag-level din kayo, gagamit kayo ng hose level, babatakan nyo rin ng string line. At meron na akong naka-level na doon at doon ko nilagay yung ating string line. At ito ay levelado na. Ngayon, itong dalawang string line na ito ay naka-level na yan. Ngayon, kukuhanin nyo na yung sukat ng kanyang elevation. Kinuhanan ko na sukat na yan mga kametal ay 48 centimeter. Simula ito sa taas hanggang dito sa baba ng string line. Ito yung kanyang intersection. Dito yung kanyang center ng elbow mismo sa intersection na yan. Okay? So ngayon, 48 yung kanyang sukat elevation. Pagdating dito, gagamit kayo ng plumb bag mga kametal, yung hulog. Uhulugan nyo yun. Kung saan nakatapat yung kanyang string na ito,
mamarkingan nyo. At magsukat naman kayo din ng kanyang 48. Kung ilan yung kanyang sukat dito sa elevation, ganon din yung sukat niya dito papunta rito. Kasi gagamit tayo ng 45 degree. Yan, naka 45 degree offset lang yan mga kamital. So kanyang elbow dito na 90 degree, naka-roll naman siya ng 45. Tapos sasaluin siya dito ng naka 45 din na elbow. Yan. Okay? So ganyan lang mga kamital. Tapos mamaya papakita ko sa inyo yung kanyang actual na pagpipit up nito. Kung masyadong mainit naman, medyo mahirap tayong mag-video. Dahil mainit na tumiinit itong ating cellphone. Nag-i-stop yung ating cellphone basta mainit na. Pero ipapaliwanag ko sa inyo mamaya mga kamital kung paano natin ito pinit up naman. Okay? So dito sa pagli-layout, importante lang na makukuha natin yung kanyang level. Dahil ang kukuhanin nating sukat nito mga kamital ay yung kanyang, kanyang elevation. Dahil mas mababa itong ating connection dito kumpara doon sa isang pipe, isang connection doon. Yan. Nakaganyan sa, tapos pababa, yan, 45. Connection naman dito. Okay, so kailangan lang makuha natin yung saktong level niya at eskwala para hindi tayo mahihirapan sa pagpipit up. Okay? So mamaya ipapakita ko sa inyo yung kanyang, pagka maipit up na natin yung kanyang pipe dito. Yung mga adjustment din, papakita ko sa inyo, ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Okay? So meron na tayong niready na pipe dito para sa kanyang connection. Yun muna yung uunahin ko doon. Yan. 8 inches pipe. Mamaya dahil dito sa kanyang pinakamahaba na pipe ay gagamit tayo ng boom truck dito kasi hindi kaya buhatin ng tao. So ito lang muna yung inuuna ko. So dito naman sa 45 mga kametal ay wala po tayong available na 45. Meron po tayong 90 degree na 8 inches. So yan. 90 degree galing yan sa 90 degree na elbow. Yan yung kaputol niya. Yan. Pinutol ko yan mga kametal kasi wala kaming available na 8 inches 45 degree. So mayroon din tayong computation yan mga kametal kung paano natin makuha yung kanyang saktong 45 degree or kahit anong degree. Mayroon tayong video niyan, panoorin nyo lang. So yan, i-plus ko dyan sa screen or i-click nyo dyan sa taas. Mapanood nyo na kung paano natin calculate yung ating 90 degree na ikakating natin sa kahit anong degree. Okay? Kung sakali mang wala kayong available na 45 degree or kahit anong degree, kung mayroon kayong 90 degree, pwede nyong ikakating yan. Okay? So yan lang. Oh, kawai. Hello. Hello. Anda, Mik, anda. So, ito na siya, guys. At atin ang naikabit yung ating pinakamahabang tubo dito. At hindi pa umabot yung ating pipe. Medyo kapos yan ng konti para makaabot siya dito sa ating connection. So ang ginawa ko, mag-slip tayo dito kasi yung ating pipe is na short ito. So yan. So yung kulang natin dito mga kametal ay yung ating elbow na ikakabit dito. Ayan. So yung ating elbow na 90 degree, magro-roll siya ng 45 rolling para sakto siya doon. Sasaluin naman siya ng 45 degree dyan. Yan. So gaya ng sinabi ko kanina, kung ano yung sukat ng kanyang elevation dito,
yun din yung takbo nyo doon. Kaya nito is pa 48 cm ito. Yung takbo natin doon is 48 cm din. Ayan. Yung elevation niya. Ayan, yung 48 cm is center to center ng kanyang elbow yan. Center ng elbow ng 90 degree dito. Ayan. At center naman ng 45 degree doon na sumasalo dito sa 90 degree elbow. Okay? So dito naman yung haba nitong ating pipe dito is kulang-kulang 8 meters ito. So dito nag-adjust tayo dito dahil dito tayo kumuha sa gilid ng kanyang level. Ayan, nag-adjust tayo ng kalahati. Nag-minus tayo ng half ude ng plans na ito para sumintro siya. 340 yung sukat nito. So 170 yung kanyang sentro. So nag-deduct ako doon dito sa ating pipe. Sa total haba nitong ating pipe dito, nag-deduct ako ng 170 mm para masintro itong intersection doon sa connection na yon. Okay? So dito naman sa pagkuha ng ating rolling, yan, rolling natin kasi yung ating 90 degrees naka-rolling siya ng 45. So kukuhanin nyo lang yung outside diameter nito. Outside diameter tapos i-times nyo sa pi. Kung ano yung resulta niya ng answer, i-divide nyo sa 360 degree kasi yung ating whole degree ng circle nito is 360. Kung ano yung resulta na yan, yan yung answer sa 1 degree. Tapos magro-roll tayo ng 45 degree. Yung answer niyang inyong tinutal kanina, i-times nyo sa 45. Kasi 45 degree yung ating kukuhanin. Yan, simula dito sa sentro. Dito, kung ano yung sukat niya sa mm na yan, dito sa 45, yan na yung rolling niya. Kasi dito yung ating 90. So, dito yung ating 45. So, yan yung rolling niya. So, makonvert na yan sa millimeter, mga kamital. Ipapakita ko rin sa inyo mamaya pagka maikabit na natin itong ating elbow dito. Okay, so pagpatuloy muna namin itong aming pag-fit up. Pasensya na at hindi ko masyadong ma-video. Umiinit yung ating cellphone. Okay? So, tutuloy muna namin itong aming trabaho, mga kamital, kasi konti na lang ang kulang nito. Okay, so ganito yung ating pagkuha ng ating rolling, mga kamital. So, yung inyong outside diameter nito, kukuhanin nyo lang yung outside diameter nito, tapos i-multiply nyo sa pi, yung ating 3.1416. So, yung ating outside diameter nito is 240. So, i-times natin yan sa pi, kuhanin nyo din yung sentro dito ng inyong pipe. At pagkatapos ay, kung ano yung resulta nun, i-divide nyo sa 360. Tapos mag-roll tayo ng 45. Kung anong resulta nung inyong tinotal, i-times naman natin yon sa 45 degree. Okay? So, ganyan yung ating pagkuha ng ating rolling. Okay? So, yan. Kung saan kayo kukuha ng rolling, yun yung kukuhanan ninyo ng outside diameter. Okay? So, doon naman sa ating ilalagay dito na elbow. So, yun. So, ito yung ating ikakabit dito, mga kamital. So dito, kukuhanan din natin ng sentro ito. Kasi ito yung ipapasok natin doon sa sleeve. Okay, so dito tayo kukuha ng sentro. So kailangan pag kukuha tayo ng sentro, i-level din natin. So kailangan i-level lang natin, mga kamital. So yan, nakalevel na yan, mga kamital. Tapos kukuhanan din natin ng sentro ito. Itong outside diameter nito is 220. So kukuhanin natin yung half diameter nito. So nagpalit tayo ng eskwalang maliit para mahaba kasi ito. Ayan.
So kailangan naka-level doon. Ito yung ating sentro. Yan, tapos itong linya na ito mga kametal, itong center na ito, yun yung itatapat natin sa kinuhanan natin ng 45 kanina. Yan. So ito na yung magtatapat doon sa 45 doon. Kakabit na natin to. So yun ang ating kulang dyan mga kametal, yung 45 degree. Okay. So ito yung ating minarking kanina, yung ating rolling. So ito yung ating center. Yan. So yung kinuhanan din natin ng center ito, tinapat natin dito sa 45. Yan. Itapat nyo yan. Yung roll nyan is 45 degree. Okay. So dito sasaluin naman siya ng 45 degree. Dito. So yun na yun. So kanyan lang mga kametal. Ang matagal lang naman dito ay yung kanyang pagli-layout. At medyo mayroon tayong konting mga diferensya sa layout. Ay magkakadiferensya din yung ating mga intersection na kagaya nito. So kailangan sure-sure natin para makuha natin yung tamang dugtungan. Okay, so dito naman free tayong nakagamit ng 45 degree dito kasi wala namang nakadisturbo dito. So yung plano nito mga kametal, dalawa sana ng 45 degree. Ito nga 90 degree natin is dapat naka 90 degree lang siya, hindi naka-rolling. Napag-isip-isip ko na pwede naman idiretso na lang siya i-rolling ng 45 kasi wala namang nakadisturbo dito na area. At yung kanyang support ay hindi na natin matatanggal. Naka-steady na yung kanyang support. Kasi pag magkakabit pa tayo ng isang 45 dito, baka hindi na tumama dito sa kanyang support. Okay? So, ganyan lang. So, malapit na itong matapos mga kametal. So isang slip na lang dyan at isang joint dito. Dyan slip. Ito naka-slip din. Isang welding na lang yan dyan. Okay, so yun lang mga kametal. Para nasundan ninyo yung ating paliwanag. At I hope mayroon kayong natutunan sa video na ito. Sa mga baguhan, sana nakakuha po kayo ng idea. Okay, so shout out ulit kay Cardo Dalisay, sir. Sana nasundan mo. Okay, ayan. Tapos na yung ating linya mga kametal at building na lang yung ating kulang dyan. Ayan. So 8 inches pipe. Nakarolling siya ng 45 degree. Papunta naman siya dito. So, bago tayo magtatapos mga kametal, kung maguhan ka pa lang sa aking YouTube channel, sana ay makapag-subscribe ka sa aking channel at huwag kalimutan i-like ang video na ito. At i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. Okay, so yun lang mga kametal at maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless. So, bye-bye.